Alright, magandang araw mga kaibigan na Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, saan man panig ng mundo, kumusta po kayo? Okay, sa araw na ito mga kaibigan ay panibagong reaction video na naman. Although, maaaring sabihin natin ito ay follow-up. Alam niyo po mga kaibigan, nagkaroon po ng apila o pagpapahayag itong si Ate Maylene. Matapos nga po kung inyong matatanda ng kanilang pagkikita ay nagulat na lamang itong si Kabusiness nang pumunta ito sa kanilang tahanan at may binitawang salita si Ate Maylene. Ang akin lang sana ay tapusin ninyo ang video hanggang sa dulo upang sa ganon ay mas makuha natin ang punto kung ano ang nais natin ipahiwatig. Bibigyan natin ng magandang reaksyon ang bagay na ito punto por punto. Sa panig ni Bong, sa panig ni Ate Maylene at sa lahat ng mga ka-business family na nagkakaroon ng pagpapahayag ng pag-aalinlangan sa sitwasyong ito. Again, ako po si Taong Gala. At kung bago ka lang sa aking tahanan, hihingi sana ako ng pagkakataon na pindutin mo ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod nating mga reaction video. At syempre, kung bago ka rin sa tahanan ni ka-business at nais mong makita ang kanyang mga inspiring charity mission, atin pong hinihingi sa inyo na pindutin mo rin ang subscribe button at bell button. I-subscribe na natin si Kabusiness Official. Nasa baba po ang link. Kasama po si Papa Dins. And of course, mga kaibigan, bago po tayo sa ating reaction, bago po tayo pumunta ay pakinggan natin itong maliit na clippings. Dito tayo uusad or dito tatakbo ang ating reaction. Pakinggan natin ang pahayag ni Ate Maylene. Sa mga subscriber po sana, may gusto po sana akong sabihin. Sa mga subscriber sana, may gusto sana akong sabihin. Kasi lahat ng mga comments po, nababasa ko rin po. Sana ako, sana kay Bong at sa akin sana. Huwag yun ang mga kusgahan kung ano man po yung nararamdaman ko. Kasi at sa akin naman po, naging open na rin ako ano po yung feeling ko. Kasi marami po ako nabasa na feeling ko daw. Parang ano eh. Pag masaya ako, girlfriend daw ni Bong. Hindi naman sa ganun. So, inyo pong napakinggan mga kaibigan yung sinabi ni Ate Maylene. Ano? Okay. So, yung pong pahayag ni Ate Maylene, kumbaga sabi niya sa mga subscribers, nababasa niya ang lahat ng komento at tila iniinda niya ang ilan sa mga negatibong pahayag ng ka-business family. Sa atin ngayong pagbabasa sa mga komento mga kaibigan, ay nakikita nga po tayo ng medyo negatibong pahayag. Oo, para sa sitwasyong ito. Ngunit magpaganon pa man, alam nyo po, Ate Maylene, hindi nyo masisisi ang sitwasyon. Una, alam natin at batid po natin na marami ang nagmamahal kay Kuya Bong. At marahil, ito ay isa sa pamamaraan na tila iniingatan lamang nila ang pagkakataon na hindi masayang ang mga nasimulang effort ni ka-business. Batid natin na nasa proseso ng pagbabago si Kuya Bong. Hanggat hindi pa natatapos ang kanyang prosesong ito, ay maaaring masabi natin na hindi pa hinog sa panahon upang pag-usapan ang mga damdamin ng bawat isa. Ang ikinakatakot lang dito ng bawat tao at nagmamahal kay Kuya Bong ay baka sakaling iniisip nila na dumating ang punto na baka bumalik si Kuya Bong sa dati kung sakaling magkaroon ng masidhing problema dahil lamang sa sitwasyong ito. Subalit mga kaibigan, tingnan din natin ang panig ni Ate Maylene. Sabi nga niya, sinabi lamang niya ang katotohanan. Pinahayag niya unkam ang kanyang nararamdaman. Well, okay naman po yun. Wala namang mali sa nararamdaman ni Ate Maylene. Ika nga, pag-ibig yun. Ang isa lang nakikita natin na napupunta sa sinasabing hindi maganda dahil doon sa pag-ibig na yun, mayroon mga dapat ikonsidera. Una, yun hungahong mga anak niya. Ano yung damdamin ng mga anak niya towards kay Kuya Bong? Although nakita at naramdaman natin na sinabi ni Kuya Bong noong nakita sila kumusta yung mga anak, ibig sabihin si Kuya Bong ay may damdamin doon sa mga anak niya. Pero ang tanong, ito nga bang mga anak niya? Pangalawa, sa panahon ngayon Ate Maylene, mas makakatulong talaga kung hahayaan na lang natin muna ang pagkakataon. Una, sapat na yun.
na alam ko doon sa moment na nag-embrace, nagyakap kayo, ay naramdaman ninyo, may damdaming namuo doon. At kitang-kita yan ng mga followers. Kaya nga, naghalo ang emosyon at komento ng bawat isa. Mayroon tila naiiyak, mayroon tila natutuwa. Pero ang iba naman ay nagpapahayag hindi pagkontra at pagtutol, kundi ang kanila ay pinapahayag lamang, kumbaga safekeeping para kay Kuya Bong. So sa pagkakataong ito, maaring makatulong Ate Maylin kung hayaan na muna natin yung mga nararamdaman natin. Bagkos ang pinakamainam, ituloy mo muna, bigyan mo ng focus at pagkakataon ang iyong tindahan, ang iyong mga anak. Kasi nakakatuwa. Andyan na. Nakikita ng mga tao yung pagbubunga o yung bunga ng kumbaga pagsisikap, pagsusumikap ni Kabusiness at ni Mrs. Kabusiness na mabago ang iyong buhay. Talagang nakikita yan sa pag-boom ng inyong tindahan, sa pagbabago ng iyong buhay, you know? Mula sa isang pagpapadyak, mula sa maliit at talagang tagpit-tagping bahay, papunta ngayon sa isang masasabi naming tunay na ngang tahanan. So, samantalahin mo muna, bigyan mo lang muna ng pagkakataon, bigyan mo ng focus ang pagtitinda, at siguro, mas mainam na dahil sa may nararamdaman kang pagmamahal para kay Kuya Bong, ay gawin mo yung inspirasyon. Upang sa ganon, kapag dumating ang takdang araw na makalabas na si Kuya Bong at magkita muli kayo, makita niya ang malaking pagbabago sa buhay mo, doon natin mga matatanto ano nga ba ang susunod na kabanata. Dito mga kaibigan, wala naman tutol ang bawat isa. Dahil kung talagang kayo at itinadhanang kayo, ay talagang magiging kayo. Itako nga sa kanyon, sabi pa nga, talagang walang makakahadlang dun. Talagang magiging kayo. At nakikita natin yung two sides of the coins. Sa kabilang dako, magiging maganda nga eh. Sabi ko nga ako, kung ako ang pipiliin at kung talagang magiging successful ang kanilang nararamdaman, ay mayroon magandang advantage ito. Dahil napakagaling ni Ate Maylin sa pagmamanage at pagninegosyo. So may mayroon magandang katuwang si Bong. Pangalawa, alam niya. Alam niya yung pinagmulan ni Bong. Mula, kumbaga si Bong ay basa niya. Mula sa talampakan hanggang sa ulo kung ano ang kanyang nakaraan. At nauunawaan niya ito. Magandang ano yan, magandang factor yan. Ganon din si Bong. Alam niya si Ate Maylin kung ano ang sitwasyon. So sa pagkakataong ito, Ate Maylin, gawin mo na lang motivation kung ano yung mga sinasabi ng tao. Huwag kang malungkot. Yan lang, iisa lang din sa pagmamahal na ipinapaabot sa iyo upang hindi masayang ang iyong nasimulang iyon. Napaganda na po ng takbo ng iyong buhay, tuloy-tuloy mo lang muna ang pagtitinda. Samahan natin mga kaibigan ng dasal, kung talagang sila nga, ay talagang sila. Nararapat din naman na magkaroon ng masagana at masayang pamilya si Bong. Pero kung kailan, kung sino, ang takdang panahon lang po ang nakakaalam. Well, mga kaibigan, comment down below po kayo. Mga kapatid kong ka-business, mag-comment din po kayo sa inyong nararamdaman tungkol po sa pahayag nito. Subalit, bago po ang lahat, bago po natin isara itong reaksyon, again, ang apila ko po sa lahat, wag po nating kundinahin din si Ate Maylin, unawain din na natin ang kanyang damdamin at ipagdasal natin ang ikagaganda ng kanyang buhay at ng kanyang mga anak. Focus muna tayo sa mga anak, Ate Maylin, at sa iyong tindahan. At sadyang, sa susunod na kabanata, ano nga ba ang posibleng mangyari? Hanggang dito na lamang mga kaibigan. At of course, tulad ng sabi, ang kabuuang video ito ay nasa baba. I-follow po natin Kabusiness Official. At congratulations naging Kabusiness sa iyong 400,000 subscribers. Thank you so much sa mga nagpa-follow. Of course, i-follow din natin si Papa Dins. At maraming salamat po sa ating mga kaibigan na tumutulong din po sa atin. Sa ating mga video, nandyan po ang Team Ayuda Revive, Ate Ligaya and NSB, nandyan po ang Team Bornebol, Serly, Admin Bornebol, Sumpay Buhay, Kapangarap Vlog, Creselda Whitey, Nelo Magnay, Neto Lizarum, nandyan din po si Nel Motoblog at sa lahat ng mga kasama natin dyan. Sa Team Bornebol, ang ating pong Team Pima, Rem Sarat, Everyday Monday. Kasama din po si Racketeer sa Taiwan, Barbie Mon, Boss Rapi Mapagmahal. At ang ating pong Team Budol, ayan, Boss Al, MB Survivor, si Kuya Badong, si Francia, si Charles Joy,
Doc Lab. Ayan. Sa lahat po ng mga taga Team Bornibol, Team Budol. Ayan. Abangan nyo po mga kaibigan ang first charity mission na atin pong gagawin para po sa Team Budol. Sugod bahay. Ano na po natin? In the making na po ito. Abangan nyo po mga kaibigan ang magandang proyektong yan. Maraming salamat Team Budol sa pagtitiwala. Siyempre ang Team Legit, atin pong pasalamatan. And Celisti, The Shining Filipina, May Lusada, Kayla Flores, GM Official, salamat po. Siyempre Kabalbon, ang atin pong kasama din po dyan, ang Team Unity, maraming salamat. Team Happy, maraming salamat. Sir Julius Maristela, Waray-Waray, and of course, ang Team Salumpas. Oo, Marisa UAC, Miguel love shoutout niya pala dyan. Thank you so much. Sa lahat ng mga nagmamahal kay Taong Gala, marami pong salamat. Hanggang sa muli po mga kaibigan. Isama na po natin ang pagpapasalamat sa ating mga sumusuporta po sa ating mga kapatid. Ano po? Ito po ang ating mga member. Ayan. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagtulong at pagsuporta para po sa ating channel. Thank you so much. Ating pong pasalamatan mga kaibigan sa Samuel Rojinos Espandi, Joselito Masibak, De La Torre Vlog, Dasay Steve Sidlings, Malditang Pasaway, Normenda De Leon, Lynn Harakawa, Boss Rapi Mapagmahal, Norberto Rodriguez. Kasama din po mga kaibigan si Joda Reyes, BK TV, Juan Channel, Ronaldo Serapin TV, Valverma Chua, Clarita Di Mayuga, Triple E Muto Vlog, Onika Angel, Grizel W, Bundok Tralala, Dat Gonzalez USE, Jocelyn Reños, Los Bimen Band, My Mother's Diary, Wandering TV, and Amapba Almero. At syempre mga kaibigan, Miguel Love shoutout sa ating pampansang kalbo ng YouTube media, ang mag-isa, the man with the golden voice, of course, ang ating kaibigan at pinagpipitagan, June Bird Sahay. Maraming salamat po. I-follow po natin sa ating mga subscribe button. Yeah.